Re, oh, tama ba? Ano? Ano yun? Kasi kapag, kasi ang dami mo kasi narinig sa ano, yung mga social media, yung mga ineelekta mo, laging presidente sinisisi. So, kung ang presidente talaga may problema, dapat palitan. Diba? Oh, sa bagay, ganun. Oh, kapag ako naging presidente, alam mo maganda gawin ko? Anong gagawin mo? Para wala na akong marinig na magreklamo sa mga tao. Hmm. Wala na yung mahihirap, mayaman. Oh. Ang gagawin ko dyan, lahat ng mahihirap, bibigyan ko ng business. Eh, paano yan? Kung lahat ng tao, businessman na, wala na nga, no? Magiging empleyado. Wala na. Tatanggalin ko na lahat. Lahat ng mga may malalaking kumbanya, tapos may mga empleyado, magkakaroon ng penalty. Kung hindi penalty, eh, papakulong ko yung mismo may-ari. Tapos, maganda ko pag gagawin ko dyan, para wala na maghirap. Eh, lahat na mahihirap, eh, may business na. So, kanya-kanya na magtrabaho. Eh, wala na rin bibili sa, ano, kasi lahat may, ano na, may mga tinda na eh. Ayun na, yun na nga yung punto ko. Para wala na magreklamo sa presidente, gagawin ko na yung part ko as a president. Ibigyan ko lahat ng, ano yan, ng mga business. Tapos yung mga businessman, tapos yung mga billion-billion ng mga pera nila, ang gagawin ko dyan, lahat na mga, may mga 1 billion, 2 billion, ganun, ang gagawin ko dyan, babagsak yung pera nila ng 300 million lang. Tapos yung sosobra doon, ipamigay sa mahihirap. Wala at na. yung hindi magbibigay na mayayaman, 10 years kulong. Maganda yun kung maging presidente ka. Kasi lahat ng tao, mga mayaman na. Problema niyan, wala na tayong mautosan. Yun na nga yun. Para wala na reklamo maririnig. Kasi di ba kapag yung mga tao ngayon, puro reklamo sa Pilipinas. Mahirap, naghihirap lalo. O, yun ang gagawin ko as a president. Gagawin ko na yung part ko. Lahat na mahirap, bibigyan ko ng business. Yung mga empleyado, yung mga mayayaman, dapat walang empleyado yan. Yung mahihirap na bigyan ko ng business, wala din silang empleyado. Sila mismo ang gagalaw. Matindi yun. Kung mangyari talaga yun. Talagang unlad talaga yung... Diba? Unlad talaga yung Pilipinas. Paano na pala yung ano, yung janitor? Ano nang gagawin nila? Tsaka tulad ng mga construction, tsaka mga driver. Sino nang gagawa, no? Siyempre, sabi ko nga sa'yo, wala na magiging empleyado. Lahat ng yan, janitor man, driver man, construction man, or ano, kahit ano parang klase trabaho, yung katulong, wala nang gagawin kasi wala nang empleyado. Lahat ng mga tao na mahihirap, mayaman na lahat. Kasi yung, halimbawa, yung mayaman, yung businessman, may businessman siyang construction, papatay ng building. Siya mismo ang gagawa ng sarili niyang building. Matindi yun, ha? Wala na. Kasi yun ang gusto ng mga tao, eh. Lahat ng, ano, dapat uunlad, di ba? Pag ako presidente talaga, yun ang gagawin ko. Walang empleyado. Wala na mga empleyado. Lahat may business, di ba? Maganda yun kung ganun. Ano pa masasabi mo dun? Siguro maganda yun. Kasi lahat tayo na mismo gagawa sa sarili nating, ano, sarili nating negosyo. Wala nang empleyado, kundi ikaw kusang, ano. Ang problema lang, sino naman bibili ng paninda natin dun? Yun ang problemahin mo. Kaya nga binigyan ko kayo ng business para magkanya-kanya na kayo. Halimbawa, ikaw may business ka. Ako, gusto ko din yung luto mo. Gusto mo din yung luto ko. Di magbilihan tayo. Ganun lang yung business natin. Diba? May punto nga rin. Very good. Mag-taking man tayo. Diba? Sabi ko sa'yo. Bago yun ah. Diba? Sa tingin mo, pag ako naging presidente, tapos ginawa ko lahat yun, may magre-reklamo pa ba? Subukan nila magre-reklamo na may mahirap pa, lahat na pantay-pantay. Siguro, wala na mayama, wala na mahirap. Wala magre-reklamo nun. Kasi parehas na kayo. Sino pa ba magre-reklamo sa presidente nun? Yun ang tanong. Sino pa magre-reklamo nun? Yun nga ang tanong eh. Kung sino na magre-reklamo yun. Ang sabi mo dyan, kung lahat na pantay-pantay na ang magre-reklamo nyo, medyo may mataas pa konti. Sabagay. Mayaman naman ngayon ang magreklamo. Baliktarin rin natin yung sitwasyon. Ngayon, kapag nagreklamo yung mayaman, yung mahirap, hindi nagre-reklamo, dun mo makikita kung sino kung ano yung mali. Sabagay. May punto ka rin dun. May punto. Dun mo makikita. Kasi yung mga mayayaman nyo, hindi pa nila nakikita yung mali.
sa mahirap. Uh-huh. Kapag sila naman ang kumapos, doon na nila makikita yung mali ng ginagawa ng mahirap kung ba sila nag-reclam. O, sabagay, sabagay. Tapos may punto ka eh. Ito, no? Ang ganda po.